Hello guys, this is me again, Edward. As you can see here, I'm sitting on the Ninja 400. So today I'm gonna make a video review regarding this bike. Uy, English na. Paghalo-haloin na lang natin minsan, pagpasensyahan nyo na yung English ko. Kasi yung iba din na mga kaibigan nating rider, kapwa nating rider na mga foreigner, eh hindi makakaintindi ng Tagalog. So, minsan, nag-i-English din ako. Nagamit ko na to for the fast 11,440 kilometers. Regarding sa Ninja 400, hindi siya ganun kabigat, hindi siya ganun kataas yung seat height niya. Ako nga pala ay 170 centimeters nga. So, kung titingnan nyo, dyan sa picture, yan 170, ganyan siya kababa. So meron akong kasama din na 5'1 or 5'2, something like that. Hindi siya nahihirapan sa Ninja 400, although sanay na siya sa ibang underbone. O kaya kung galing kayo siya underbone at mag-a-upgrade kayo, I would suggest na you get the Ninja 400. If you happen to go to Luzon, if you're coming from Visayas or Mindanao, then you will go to Luzon via expressway. Nagamit ko na din to sa Ironman, so pasok siya, hindi siya naharang sa expressway. So the minimum displacement in expressway is 400, pero itong akin is 399, pero pasok naman. Yun, nakita nyo sa intro, naka-Acra Pubic ako na 5. And then, naka-headers na rin ako ng performance, so full system na exhaust. And then, nagpalit na rin ako ng air filter. Share ko na rin, nung nagpalit ako ng full system, nag-iilaw yung check engine light natin. So, makikita nyo din or masi-search nyo din sa internet or sa YouTube kung paano i-reset. Pero yon ang ginawa ko, some of my friends advice that the error can be reset sa pagra-ride or kahit ika na gumawa, hindi ka na magpapa-service dun sa service center ng Kawasaki. So ang gagawin nyo lang, patakbuhin nyo, start up nyo, patakbuhin nyo 10 minutes, sa 10 minutes dapat 50 kph ang pataas ang takbo. So patayin nyo, after 10 minutes, patayin nyo by ignition, pre-wheeling lang, and then start up uli. Gagawin nyo yun 3 times. So pang-apat na beses, pang-apat na switch on nyo, mawawala na yung error na yon. So yun ang ginawa ko, at effective naman.
Pakita po natin yung top speed at saka flyby. Siguro yung ibang 400, pagka medyo mahaba pa yung daan, medyo tataas pa doon. O kaya sabi ko, pagka na remap yung ECU natin, baka mag-improve pa. Pero nung bago pa to, nasubukan ko rin nag 200 plus going to Subic naman na ride. So again, salamat po sa pagsuporta. So ngayon, shoutout ko si Diva Moto, yung binila ko nitong muffler, Krakowicz sa headers natin na Proforma. Sa frontliners natin, sa mga frontliners, Oliver Ladripas Navales, Robert Nico Torion sa Ramiro, Kinel Tagadawes, Nicole Silidunio of Cebu sa Colas Print and Designs. Mga idol, mabuhay po kayo. Maraming salamat po.